everyone, update ko lang kayo sa ating mga succulents at sa mga pinropagate ko na ruby rubber plant. Ayan, oh, tingnan nyo. Ito yung ano, na propagate ko na ruby rubber plant using leaf plus node cuttings na yung leaf and node binabad ko muna sa water. Inintay kong magkaroon ng ugat. Tapos nung nagka-ugat, after I think about 3 weeks or 1 month, tsaka ko tinanim sa lupa. Yan. So, yung propagation technique na ginamit ko dito sa ruby na to is similar with what I use dito sa ating, ano, dito sa isang itong rubber plant natin na to na Black Prince and itong isa pang Black Prince na to. Yan. Ayan, parehas. Parehas yung propagation method na ginamit natin. So, yun yung talagang pinaka-effective. Tapos, ito yung mga pinropagate ko ulit na mga ano, na mga rubber plant using the same method. Ang dami nito. 11 cuttings in total na kinuha ko dun sa isang rubber plant natin. Ayan, oh. Makikita nyo, ano pa lang to, siguro mga 10 days, ayan o, meron na silang mga, nag-develop na mga ugat. So, pag naging successful to, nako, meron tayong additional 11 na rubber plant na itatanim ulit. Ito siya o, ayan. Ganyan na yung mga itsura. Tapos yung iba, tin-transfer ko na lang dito. Ayan, oh. Ayan, mainit eh. Ito tayo dito sa hindi mainit masyado. Ayan. So, meron siyang nag-develop na parang white. Kita nyo po yan. Ayan, oh. May mga ugat ng maliliit. Siguro in mga 2 weeks, 3 weeks. Ayan, oh. Diba? Siguro mga 3 weeks, ganyan. Pwede na natin itong itanim sa lupa. Yan. Linagay ko talaga to dyan sa mga container na yan. Kaya lang, naisip ko, pag hindi ko siya linipat sa ganto na madaling i-pull out, mahihirapan po tayong i-pull out siya dahil ano to eh, ayan o, maliit lang yung butas, ba? Diba? So, pag nagkaroon lahat sila ng ugat, kasi last time, tigpo 4 ang linagay ko sa mga ganto eh. So, pag nagka-ugat lahat yan, mahihirapan po akong tanggalin sila. Kaya linagay ko na lang, pinagsama-sama ko na lang sila dun sa isang plastic jar. So, yan lang ang gusto kong ipakita sa inyo today, yung update dito sa ating mga pinopropagate na ruby rubber plant at saka yung ating iba pang rubber plant propagation. So, update ko na lang po kayo. Maaraw today, oh. So, tingnan nyo. Magandang makakuha din ng sikat ng araw itong ating mga natitirang mga succulents para maging mas maganda yung kanilang color. Ayan. So, kakaunti na lang itong ating mga succulents na natitira. Yung iba, itong mga to, tingnan nyo, medyo pangit na, no? Kasi ano yan, eh. Sobrang nababad sila sa tubig nitong mga nakaraang araw na umuulan araw-araw. Kaya nalagas-lagas yung mga dahon. Buti may mga iba pa tayong natitira na medyo okay pa rin naman. So, yan lang po. Thank you everyone for tuning into Mommy V's Garden. Have a blessed day ahead and till my next vlog. Bye-bye!